Hello mga tomo! It's me, Kimmy. Welcome back to our channel. Hi! Hello po! Sa tingin ko po, nakita niyo po ngayon sa thumbnail na nagulat kayo na nabully ako sa school dito sa Japan. Nakakalungkot man po sabihin, pero totoo po lahat. Lahat na ikukwento ko sa inyo ngayon, sa tingin ko magugulat kayo. Pero sana, pakinggan niyo po hanggang last yung ikukwento ko ngayon at meron po akong ipapakiusap sa inyong lahat. Alam ko po na marami pong may gusto sa Japan at marami pong gusto makapunta dito at makapagtrabaho. Natutuwa po ako dahil pareho ko pong bansa, Japan at Pilipinas. Pareho ko pong love ang bansa na to. Porket nangyari sa akin ang pangbubuli sa school, hindi ko po inawayawan ang Japan. Hanggang ngayon, love ko pa rin ang Japan. Kasi, hindi po lahat ng Japanese ay nambubuli. May mga tao talagang nambubuli at meron po talagang taong napakabait. Yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kaya sana, hanggang last kung marinig nyo man po itong kwento ko ngayon, huwag pong magbago ang pagtingin nyo sa Japan. Sana, nandyan pa rin po yung pagkagusto nyo ng makapunta ng Japan at ang pagmamahal sa anime at yung mga nakikita nyo about Japan. Sana, nandyan pa rin po sa inyo. So, sisimulan ko na po ang kwento ko. Nung maliit po ako, dahil po sa trabaho ng papa ko, madalas po kami lumipat ng bahay. Naalala niyo po yung vlog ko ng White Day? Sa mga nakanood po ng vlog ng White Day, sa tingin ko, natatandaan niyo po yung may nagbigay sa akin na batang lalaki ng necklace, binigyan niya ako. After po noon, grade 4 po kasi ako noon eh. Noon na grade 5 po ako, inaway po ako sa school. Pero hindi po sa school na yun. Noon, bago po ako mag grade 5, lumipat po kami ng bahay kasi kinailangan po ulit dahil sa trabaho ng papa ko. Tapos, transfer po ako galing ibang school. Nung una, may naging best friend ako na Japanese na babae. Nakapunta rin po ako sa bahay nila, pinakilala niya ako sa mama niya. Sabi niya, yan si Kimmy, half Japanese, half Filipino. Marunong din siya mag-English kasi nakakaintindi po ako konti ng English, di ba? Kaya sabi niya, marunong siya mag-English, nakakapag-pronounce siya ng English galing. Sinasabi niya sa mother niya na best friend ko siya, ganun. Nagkaroon ng basketball sa school na PE. Ako po kasi, di ba, alam niyo po na may sakit ako sa puso. Kaya sa doktor ko, sinasabihan ako na huwag kang sasali sa PE. Pero pinilit nila ako na sumali sa PE. Sabi niya, konti lang, saglit lang, ganun. Kaya ako, sumali na lang po ako para sa mga kaibigan ko. Pero malapit na po kasi akong operahan, kaya pinagbabawalan po ako ng doktor sumali sa PE. Pero sumali pa rin po ako para sa mga kaibigan at para siguro magustuhan nila ako kasi nga po, diba, bata, ayaw pong maging parang ikaw lang yung mag-iisa, ganun. Kaya sumali po ako. May sakit po ako sa puso kaya hindi po talaga ako nag-i-sports. Nakakatakbo ako pero hindi ako mabilis tumakbo. Matangkad ako pero hindi ako talagang pang-sports kasi nga yung katawan ko mahina. Pinasa sa akin yung bola, hindi ko nakuha yung bola. Paulit-ulit hindi ko nakuha kasi hindi talaga ako sanay na maglaro ng basketball. Kaya nagalit, player kasi sana ng basketball sa school nun eh, yung naging best friend ko. Pagkatapos sabi niya, wala kang kwenta, hindi ka nagamit sa basketball. Kala ko, kaya mo, pero wala ka pala. Sana hindi ka nalang sumali. Ginanon niya ako. O di sa, nag-sorry na lang ako sa kanya. Sabi ko, sorry, sorry. Hindi ko sinasadya. Sabi ko, hindi ko talaga kasi kinaya. Sabi ko, sorry talaga. Tapos hindi niya ako pinansin. Umalis na siya. Tapos, yung teacher ko nakapansin sa akin. Umiiyak kasi ako. Tapos, tinatanong niya sa akin kung ano nangyari sa akin. Sabi ko, ayoko pong ikwento. Pero tinanong sa akin ng teacher ko. Hindi ko sasabihin. Wala akong sasabihin. Basta sabihin mo kung ano nangyari sa'yo. O, yun ang sinabi ng teacher ko. Kaya, sinabi ko na sa kanya na napagsabihan po ako kasi sa PE, nung after ng PE, na wala kang kwenta. Ganun sinabi po sa akin na hindi ako nagamit dahil sa hindi ka marunong kumilos sa basketball. Ganun. Adi yun po, umuwi na po ako sa bahay. Tapos kinabukasan, biglang hindi na po nila ako pinapansin. Nang yun ng best friend ko, hindi na ako pinapansin. Pati yung mga ibang mga kaklose na namin, magkaklose kami, hindi ako pinapansin. Nagtaka ako. Pumunta ako sa teacher ko. Tinanong ko. Sabi niya, pinagsabihan niya. Sabi ko kay teacher, ba't niyo po ginawa yun? Sabi niyo po, hindi niyo po sasabihin. Kaya magmula nun, parang naging target ako. Yun po ang nangyari.
Tapos, nakalipas po ng ilang araw, paunti-unti, rumarami na yung mga hindi po mapansin sa akin. Ang kasi ng grade part po kami, 2 sessions po kami. Class 5-1, class 5-2. Dalawang klase. Tapos, nung hindi ako nila pinapansin, hanggang sa kada nakikita nila ako, inaasar nila ako, tapos yung mga babae, ayaw lumapit sa akin. E di, nainis ako, sabi ko. Bakit kayo ganyan? Sabi ko, wala naman akong ginawa sa inyo. Tapos, lahat kayo, hindi nyo na lang ako papansinin. Tapos, mas lalo akong inaway. Lahat, hindi na ako pinapansin. Pati boys, pati mga lahat ng klase ko, hindi ako pinapansin. Para akong hangin na dumaan lang. Ganon ang naging trato sa akin. Tapos, meron pa kasi kami mga grade 6 na ate kuya, diba? Kaya sila yung naging close ko. Sila yung mga nagiging katsikahan ko. At saka yung mga bata, diba? Mga grade 1, grade 2, sila yung mga naging katsikahan ko. Kasi hindi ako pinapansin sa klase ko. Tsaka yung katabing classroom kasi chinismis na nila ako. Hindi ko alam kung ano chinismis sa akin. Inaaway nila ako, may sumasagip sa akin yung mga ate kuya ko na grade 6. Tapos, nung nag-graduate na yung na grade 6, kami na po yung naging grade 6. 6-1 and 6-2. Dalawang session po, diba? Tapos, ang nangyari, dun na po ang lumala ang pang-aaway sa akin. Ito na po yung talagang bully na natanggap ko sa kanila at naranasan ko. Yung napapanood nyo sa drama at napapanood nyo sa anime, sasabihin ko sa inyo, nangyayari sa totoong buhay kasi yun ang naranasan ko. Ang naranasan ko, una, number one, pag nag-CR ka, bubuhusan ka ng tubig sa taas. Talaga, bubuhusan ka, di basang-basa ka. Tapos pagtatawanan ka nila, di syempre, nagbibihis ako ng damit. Nagpapang-PE ka ako kasi wala na akong masuot na damit dahil basang-basa ako. Yun ang ginagawa sa akin. Number two, hahabulin ako at duduraan ako. Mga lalaki, mga boys, dadaan ka, duduraan ka. Hahabulin ka, duduraan ka. Grabe, di ba? Isipin nyo, wala kang ginagawa sa kanila, mga hindi mo sila kakilala, hindi mo nga sila nakausap, pero duduraan ka. Saklap po, sobra. Number 3, eto grabe. May mga alaga po kasing isda sa school. Yung isang isda na nakalagay dun sa parang aquarium. Pagkapasok sa classroom, nakakita na kayo sa mga school ng Japan. Lahat po kami, may desk po kami, isa-isang desk kami. Sa desk ko po, may patay na isda na lahat durug-durug duguan. Sobra ako na shock, napasigaw ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam. Dahil walang tumutulong sa akin, lahat pinagtatawanan nila ako. Nakita ng teacher, nilinisan niya yung desk ko pero wala siyang ginawa. Hindi niya pinagalitan yung mga kaklase ko. Parang pati mga teacher walang tumutulong sa akin. Yun po yung nangyari sa school. Number 4, kada pasok mo sa school, makikita mo sa desk mo may mga nakasulat na bad words. Tanga, wag ka na pumasok dito. Na sana mamatay ka na, mga ganun. Lahat nakasulat niya sa desk mo, punong-puno. Pati sa blackboard ng classroom, makikita mo, pangalan mo. Puro bad words ang nakasulat. Parang wala kang kakampi, nag-iisa ka lang sa loob ng room. Walang kumakampi sa'yo, lahat inaaway ka, lahat ayaw ka, pero wala ka namang ginawa sa kanila. Sobrang sakit talaga na nangyari sa akin. Number 5 ang sinabi sa akin, umuwi ka sa bansa mo, maitim ka. Kadiri ka, bakterya ka. Kasi alam nila, Pilipina nanay ko. Kaya, parang others. Number 6. Sa school po kasi, pag pumasok ka, iba po yung sapatos sa labas at sapatos sa loob ng school. Magpapalit po ng sapatos pagkapunta mo sa school. Sa loob po ng sapatos ko, may thumbtacks. Siyempre, pag sinuot ko yon, matatapakan. Masakit, di ba? Magkakasugat ka. Kaya lagi ako nag-check kung may laman ng thumbtacks ang sapatos ko. Makikita mo, may laman na basura. Makikita mo, may laman na dura. Marami kang makikita sa loob ng shoes mo. Kaya laging ang ginagawa ko nun, inuuwi ko na lang sa bahay. Kasi pag nag-iwan ka ng gamit mo sa school, lahat pinagtitripan. Tinatago nila, binabasa nila, lahat. Kung ano yung mapagtripan na gawin sa'yo, lahat ginagawa nila sa'yo yun. Number 7, pag tuwing recess,
nag-iisa ka. Dito po sa Japan, pag recess, magkakadikit-idikit mo yung mga desk mo, kayo, magkakasama kayo. Ayaw sa akin lumapit ng mga klase ko dahil bakterya daw ako. Kaya ang lagi kong kasama pag sa recess, ang teacher ko, katabi ko siya, kumakain. Masaklap pa dun, pag kunyari naiwan mo yung pagkain mo, pupunta ka sa CR. Pagkabalik mo, may alikabok ng laman, kung ano-ano. May mga yun, di ba, yung mga eraser. Pag nag-erase ka, di ba, may mga dumi-dumi nakalagay dun sa taas ng kakainin mo. Kaya minsan, ang ginagawa ko, iniinom ko na lang yung gatas. Kasi ang gatas, nakatakip, hindi nila pinubuksan. Yun na lang iniinom ko, hindi na ako kumakain ng pagkain kasi nilalagyan nila ng mga dumi ng basura ang pagkain na kakainin mo. Ang masakit pa doon, yung baon na dala mo, makikita mo na sa loob ng basurahan. Yung niluto sa'yo ng nanay mo, ni mama ko, makikita mo, hahanapin mo na sa loob na ng basurahan. Isipin mo, bakit nila itatapon yun? Eh, hindi naman sa kanila. Niluto sa'yo ng mama mo yun para kainin mo, tapos sila magtatapon. Ang sakit, sobra. Number 8, yung desk mo sa classroom, nasa labas ng school. Ang class namin, nasa 4th floor. Kukunin mo sa labas ang desk mo, iaangat mo hanggang 4th floor. Walang tumutulong sa'yo, ikaw lang mag-isa. Ang nakakahiya pa, makikita ka ng grade 1, ng grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 na mga taga-schoolmate mo, makikita ka na. Inaaway ka, na binubuli ka, pero sila wala, walang imig kasi ayaw ka nila tulungan kasi baka sila awayin din. Sorry ha, naiyak na ako. Pag naalala ko talaga, napakasakit kasi na nangyari sa akin. Pasensya na. Number 9, sasabihin sa buong school, bakterya ka. Bagkan, huwag kayo lalapit dun sa babae na yun. Baka kayo magkaroon ng bakterya. Siyempre ang mga bata, pagkakatuwaan yung mga ganun, di ba? Ayaw kang lapitan ng mga ibang estudyante kasi ang isip sa'yo bakterya. Number 10, lahat ng books mo, notebook mo, pinagpupunit-punit. Kahit anong isulat mo, lahat pinupunit. Kaya halos hindi ka rin makapag-aral kasi pinupunit nila. Punit-punit lagi. Kaya, anong masasabi niyo mga tomo sa na-experience ko? Masakit sobra. May mga time na baon ko, kumain ako sa loob ng CR. Kasi wala akong place sa loob ng classroom. Lagi akong nag-iisa, wala akong kasama. Walang kumakaibigan sa akin. May time na lumayas ako sa school, tinalon ko talaga para lang makatakas ako sa school dahil kada pumapasok ako sa school, nasusuka na ako, sumasakit yung tiyan ko. Sa sobrang stress ko, tumatakas ako ng school, umuwi ako sa bahay, tapos dinadala na lang ng teacher ko yung gamit ko sa bahay. Hanggang dun po umabot, may time din na sinabi ko sa mama ko na papasok po ako ng school, tapos nagtatago po ako sa hagdanan ng apartment namin para hindi po ako makita. May time po na nahuli ako ng mama ko. Sabi ni mama, pumasok ka na sa bahay, huwag ka na lumabas. Kung ayaw mo talaga pumasok sa school, huwag ka na pumasok. Kesa nandyan ka, nilalamigan ka. Ang papa ko sumugod sa school kasama ang mama ko. Kinausap, ang mga teachers, sinabi nila walang nangyayaring away. Ayaw po nila sabihin ang totoo na may alam sila pero hindi nila pinapansin. Kaya sinabi ng magulang ko, huwag ka na pumasok, anak. Magmula bukas, dito ka na sa bahay. Kukuha ng kanilang namin ng tutor. Huwag mo nang pilitin. Kung ayaw sa'yo ng tao, ayaw talaga sa'yo. Kung alam mong wala kang ginawa, paniwalaan mo yung sarili mo. Wala kang ginawa. Huwag ka magpapaapi. Yun po ang sabi ng magulang ko. Sabi ko sa papa at sa mama ko, last day, papasok ako. Pero pinigilan nila ako, pero sabi ko, may gusto lang akong gawin bago muna ako hindi pumasok sa school. Pumasok po ako ng school. Nagdala ako ng dalawang basket na punong-puno ng tubig. Binuhos ko sa kanila, binuhos ko sa desk nila. Hinagis ko yung basket sa kanila at tinadyakan ko sa desk nila. Sabi ko, sana masaya na kayo. Sana natuwa kayo sa ginawa niyo sa akin.
sana sa future, maramdaman nyo at maalala nyo ko. Lahat ng ginawa nyo sa akin. Sabi ko, huwag kayong mag-alala, hindi nyo na ako makikita dahil magmula tomorrow, hindi na ako papasok. Na-principal po ako, pero ang sinabi ko sa principal, nakikita nyo po na inaaway ako, pero wala po kayong ginawa sa akin. Hindi nyo po ako tinulungan. Wala pong sinabi ang teacher, pati yung principal, napatahimik na lang sila. Hindi ko po sila sinagot ng bastos. Ang sinabi ko lang, nangailangan ako ng tulong ninyo, pero hindi nyo ako natulungan. Tamang-tama rin po kasi maooperahan na ako, kaya na-confine na po ako sa ospital. Dumating po yung teacher ko sa ospital, sabi ko sa mama ko, ayoko siyang makita. Kaya hindi po ako nakipagkita sa mga teacher ko na dumarating sa ospital. Pinapa-attend po ako ng graduation ng grade 6, pero hindi po ako umattend. Kasi wala naman po akong a-attendan. Wala po kasi akong place sa school. Kaya wala po akong graduation picture. Hindi po ako nakuhanan ng mama ko nang nag-graduate ako ng grade 6 sa school. Ayun po, lahat na nangyari. Siguro may mga nagtaka na inisip, bakit hindi ka nalang nag-iba ng skwelahan? Kasi dito sa Japan, kada place, kung dito ang tirahan mo, itong skwelahan ang papasukan mo. Kaya kahit pumunta ka sa City Hall, makiusap ka, hindi ka nila papaibahin kasi nandito ka na. Dito ka dapat pumasok. Pero nakiusap na talaga yung magulang ko. Nung magpa-first year high school ako, nakalipat po ako ng high school, kaya hindi ko sila naging kasama. Pero nung first day po, sobrang natatakot ako dahil nagkaroon na ako ng phobia. Sa mga nangyari sa akin, naisip ko kung nagkakaroon ba ako ng kaibigan ulit o baka yung isang kaklase ko, pareho kami ng school. Pero sa awa ng Diyos, wala po ako naging kaklase na nang-away sa akin nung high school. At wala rin po akong nakita sa mga naging kaklase ko. Ayun po ang nangyari sa akin. So mga tomo, sa tingin ko marami po nagulat o nalungkot sa kwento ko. Kahit ako, gusto kong isipin sa sarili ko na sana hindi talaga nangyari to. Pero lahat ng kwento ko sa inyo, totoo po lahat. Masakit po, sobra. Na wala kang ginagawa pero aawayin ka. At hindi lang yung pang-aaway na asar eh. Talagang sasaktan ka. Kulang na lang hampasin nila ako. Kulang na lang na tulak na lang nila ako sa hagdaanan. Kulang na lang. Pero salamat din po. Wala pong gumawa sa akin nun. Kaya buhay po ako. Kaya alam niyo mga tomo, sa lahat na nangyari sa akin, masasakit na yon. Sa mga konting pangyayari na masasakit, naging malakas po kasi ako eh. Kaya naiisipan ko ng positive. Pag may nangyari sa akin ganun, think positive. Para sa kinabukasan, ayoko magpatalo. Ba't ako magpapakamatay para sa kanila? Hindi ko kailangan. Kailangan maging happy ako. Kahit naging takot na sa akin yon na makikipagkaibigan sa tao, naging matatakotin po ako after nang nangyari sa akin na yun. Ilang years akong hindi na naniwala sa tao. Ilang years akong hindi nakipagkaibigan. May mga kaibigan lang akong pinipili, pero nandito pa rin sa akin kung pwede ba silang pagkatiwalaan? Kung talagang gusto ba ako nila? Nag-iingat ako sa sasabihin ko. Baka sa isang salita ko, awayin ako, ganun. Hanggang dun po, umabot. Pero ngayon, nagpapasalamat po ako. Totoo po yung sinasabi na kasabihan na kung maraming nangyari sa iyong masasama, may babalik sa iyo na magandang bagay. Kayo po, mga subscribers namin. Kayo po, mga tomo. Kung maraming umayaw sa akin, 60 versus 1. 60 na mga kaklase ko, kasesyon ko, na umayaw sa akin, na ako lang nag-iisa. Pero, may balik. Kayong mga tomo, kayong lahat na mga sumusuporta sa amin, kayo ang binigay ng malaking gift sa amin ni Papa Jesus. Kaya sobrang thank you talaga. Arigato gozaimasu. Na love niyo ako. Hindi lang ako, pati si Yuchang, lahat ng ginagawa ko, lahat ng mga pinapakita kong vlog, natutuwa kayo, nagko-comment kayo, nagla-like kayo, sobrang thank you talaga. Kaya alam nyo, iba yung pasasalamat ko sa inyo, kasi ako, nakaranas ako ng sakit, pang-aapi sa kapwa. Kaya ako, ayaw ko
ng mga nangaapi. Ayoko mag-api ng tao. Gusto ko peace lahat. Gusto ko maging mabait sa tao. Kasi ako, alam ko kung gaano kasakit na masaktan. Ayun po. Pasensya ng mga tomo ha. Sa tingin ko medyo naging madrama ang vlog ko today. Pero mabuti rin po siguro na nakwento ko sa inyo to. Kasi ang mga nakakaalam nito, magulang ko lang at si Yu Chang. Mga kaibigan ko, sa totoo, hindi po alam yung storya na to. Dahil ako din, tinago ko at sinabi ng parents ko, kalimutan na natin yung mga nangyari lahat. Mga tama, ano, nakilala niyo po ako ulit. Ganun po yung naranasan ko ng bata. Pero ngayon, tingnan niyo kung ano yung mga naranas kong masasakit. Ngayon, naging happy ako. Naging nakangiti ako, madalas. Kasi, hindi naman natin kailangan magpatalo sa mga nangaaway sa atin, nangaapi. Kailangan natin lumaban para sa kinabukasan natin. Kasi tayo din ang magpapasaya sa sarili natin. Huwag tayo magpapatalo. Okay, sa mga tomo, huwag na po kayong malungkot dahil ako, happy po ako. Pero ito mga tomo, tulad ng sinabi ko ng una, sana hindi po magbago ang pagtingin niyo sa mga Japanese kasi nakikita niyo si Yu Chang at mga nakikita niyo sa anime, sa drama. May mga Japanese po talagang mababait at meron din mga talagang nangaaway, ganyan. Lalo-lalo na pag ibang lahi ka na may laman kang ibang lahi. Marami pong mga half na naaaway dito sa Japan na inaaway dahil iba ang lahi mo. Nangyayari po yun. Pero hindi po lahat na inaaway. Hindi rin po lahat na naaaway ang mga Japanese. Yun po sana ang tandaan nyo. Oh, mga tawa, napahaba na po ang kwento ko. So, tatapusin ko na po ang vlog ngayon. Kung nagustuhan nyo po ang vlog ko ngayon, bigyan nyo po ako ng like and subscribe our channel. Meron po kaming Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok. Follow nyo po kami. Nasa baba po yung link. Maraming salamat po sa pag-watch ninyo. Sa muli po natin pagkikita, mga tomo. Minasang, matane, bye-bye! Bye-bye, mga tomo! Thank you very much sa pagmamahal ninyo. Love you all!